Saksihan ngayong gabi. Travel restriction sa Middle East kung saan galing ang dalawang OFW na nagpositibo sa India variant. Nirekomenda ng DOH. Dating IATF Special Advisor, sinabing late na yan. Super bagal umanong vaccine rollout, ikinadismaya ng ilan. Kabilang na si Mayor Isko Moreno, lalo't may mga dose na papa-expire na. Ilang lugar sa Visayas at Mindanao, pinarwisyo ng baha. Ika, nire-recommenda ng DOH ang travel restriction sa Middle East na pinanggalingan ng dalawang Pinoy na nagpositibo sa bago at posibleng mas nakakahawang India variant. Giit na isa sa dating special advisor ng IATF, tila huli na yan ang mga hakbang ng gobyerno sa pagsaksi ni June Veneracion. Kanya-kanyang dahilan. Nag-giyosi po. Nagkakape po. Natututpik lang po ako, sir. Pero sa Quezon Memorial Circle pa rin ang bagsak ng mga nahuling hindi maayos ang pagkakasuot ng face mask sa Quezon City. Dito sila isinailalim sa profiling at tinikitan dahil sa paglabag sa health protocol. Ang not wearing face mask or improper wearing of face mask ay may multang 300. Ang pinakamalaking multa dyan ay yung mass gathering at social distancing. Umaabot na 5,000 yan. Pero sabi na nga rin ng gobyerno, hindi lang mask, hugas, iwas ang armas laban sa COVID-19. Isa sa mga pinaiigting ang border control sa gitna ng mga bagong variant na posibleng mas nakakahawa o may kakayahang makalusot sa immune system ng tao, gaya ng B.1.617 o India variant. At sinasabi nga po nila na maaari makaapekto sa efficacy ng bakuna. Pero ang sabi naman ho ng mga eksperto and even WHO, it might affect the efficacy of the vaccine, but hindi naman niya sinototally zero na wala ng protection na ibibigay. Kaya tuloy-tuloy pa rin po ang pagbabakuna natin. Itutulak ng DOH na palawakin pa ang travel ban na ngayon ay umiiral sa India at apat na kalapit na bansa nito. Irerekomendang maglagay ng travel restriction sa Middle East kung saan galing ang dalawang OFW na nagpositibo sa India variant. Pagka sinabi mo naman na tighter border control, hindi lang puro travel ban ang gagawin mo. Kung hindi, talagang dito mismo sa atin, yung strict quarantine isolation protocol, dapat talaga sundin yan. Pero nababagalan ng isang dating opisyal ng COVID-19 Inter-Agency Task Force sa pagdidesisyon ng gobyerno tungkol sa pagpapalawak sa travel ban. Sa tingin ko, huli yan eh. Sabi ko nga sa'yo, mas maganda muna, mag-ban ka na muna, tapos pag-usapan. Kasi mas madali ka kasi mag-list eh, pagka napag-usapan mo na eh. Ang border control is the most important single measure to prevent the entry of cases and variants into a country. Sabi ng DOH kahapon, April 10 at April 19 dumating ang dalawang OFW mula Oman at United Arab Emirates. Noong panahong yun, wala pang travel ban sa India na nagsimula noong April 29. May 7, pinalawig yung travel ban sa Pakistan, Bangladesh, Nepal at Sri Lanka. Sa May 14, Biyernes, nakatakdang matapos ang travel ban at pinag-uusapan pa kung i-extend ito. Tuloy-tuloy pa rin po yung implementation natin ng mga ongoing na travel restrictions. Noong Disyembre, nagpatupad din ang travel restrictions sa Pilipinas sa mga galing UK dahil sa B.1.1.7 o UK variant. Sa mga sumunod na linggo, nadagdagan ang mga kasama sa travel ban. Sabi noon ni Duque, i-consider na lamang ang travel ban, Mr. President, kung nasa level na ng community transmission ang new variant sa naturang bansa. Sa kabila ng travel ban, nakapasok pa rin sa bansa ang UK variant noong January 7 na kinumpirma ng DOH noong January 14. Kinabukasan, inanunsyong kasama na ang UAE sa travel restrictions. Ngayong ang India variant naman na nakapasok na sa bansa, giit ni Duque, walang nahawahan dito sa Pilipinas ang mga nagpositibong OFW. Wala pa tayong masasabing transmission dito kasi nga ito yung mga imported cases ano, na dala nung dalawang sea-based OFW. Sila naman yung gumaling na, na kumpleto yung quarantine. So, wala silang nahawaan. We have coordinated with the local government
para ipagpatuloy pa rin natin yung pag-iingat nitong dalawang individuals na to. E paano nga ba yung mga nakasabay nila sa flight? Lahat naman sila sumailalim sa quarantine and testing. So kung negative sila, tuloy yung kanilang quarantine period na 14 days. Lahat naman sila dumaan sa parehong proseso nitong dalawa. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ang epekto ng mga variants sa pagdami ng COVID cases sa bansa. Ayon sa Okta Research, buo ba ang reproduction number sa buong Pilipinas? Indikasyong bumabagal ang pagdami ng kaso. Pero may mga lungsod na dumarami ang mga bagong kaso, gaya ng Zamboanga City at Puerto Princesa City. Sa Coron, Palawan, ECQ ang walong barangay hanggang May 26. Tumaas din ang mga kaso sa Batangas City at Cagayan de Oro City. Base naman sa average daily attack rate ng Baguio, Tuguegarao at Puerto Princesa, maituturing ang mga ito na high risk sa COVID-19. Ako si Jun Veneracion, ang inyong saksi. Super bagal na ang turing ni Manila Mayor Isko Moreno sa vaccine deployment sa bansa na pinupunan na rin ng iba. Meron pa namang 2 million doses na mag-expire na sa Hunyo. Saksi si Maris Umali. Kaunti na nga lang ang bakuna sa Pilipinas, usad pagong paraw ang rollout. Naiinit na tuloy yung mga nagtatrabaho sa gitna ng pandemya. Pag umuwi ako sa bahay, hindi natin alam kung meron akong dalang virus o ano, yung pamilya ko, yun din ang iniisip ko. Bigyan ninyo ng maga, huwag nyo nang antayin na ma-expired kasi napakasayang nung vaccine na yan. Kahit nga si Manila Mayor Isko Moreno ang sabi, hindi po mabagal, super bagal. I'm not happy na ilang milyon na yung bakuna, nasa bodega pa rin. Why is it taking so long? Why? The people need to know. We need to know. This is the obligation of the government. Hindi yung tahimik kayo na parang nawawala lang ng bula yung bakuna. Ang sinasabi niyang super slow, is it the allocation or yung pagkuha ng vaccine? No? Because we know that the vaccines arrive in tranches and we cannot give everybody at the same time. We also have to take care of the other parts of NCR and the other parts of the country. Sabi ni Mayor Isko, wala pa silang natatanggap mula sa dumating noong Biyernes na 1.5 million doses ng Sinovac vaccine. Paliwanag ng DOH, inilalaan nila ito pang second dose. Sabi pa ni Isko, wala pa rin natatanggap ang Maynila mula sa dumating noong Sabado na mahigit 2 million doses ng AstraZeneca vaccine. Sagot ng DOH na ipamahagi na nila ang 82% ng AstraZeneca vaccine. Kailangan pa namang bilisan ang paggamit sa AstraZeneca vaccines dahil mag-e-expire sa June at July. Kung may nababagalan na ngayon pa lang, paano pa sa Hunyo kung kailan inaasahan darating ang bulto ng mga bakuna? We need to distribute it right away kasi ang dami. In June, mga 20 million doses yan. How can you distribute 20 million doses? You cannot do that unless you mobilize the private sector and the LGU sabay-sabay para wala tayong tinatawag na bottleneck. Naniniwala rin si San Juan Mayor Francis Zamora na bawat patak ng bakuna masimot dapat at hindi masayang. Ang kada dose niyan ay parang ginto. No? Ayaw natin yan sayangin, gusto natin mapakinabangan. Ipinambakuna na sa mga senior citizens sa San Juan ang Pfizer vaccine. Nagsimula na rin ang pagbabakuna ng Pfizer sa Makati Medical Center. Sa kabuuan, base sa Our World in Data, as of May 11, mahigit 2 milyon na ang nakatanggap ng first dose sa Pilipinas. Halos 2% yan ng populasyon. Habang lagpas kalahating milyon naman na ang fully vaccinated na, wala pang 1% ng populasyon. Kung ibabase sa porsyento ng populasyon na nabakunahan ng kahit isang dose lang ang pag-uusapan, sa mga bansa sa Southeast Asia, Singapore na ang nangunguna. Malapit-lapit na nilang maabot ang herd immunity, habang pang-8 ang Pilipinas. Lamang pa kung tutuusin sa Vietnam, bagamat wala pang 1,000 ang active cases doon, di gaya sa Pilipinas na may mahigit 53,000. Bumibilis pa nga raw sa lagay na yan ang vaccine rollout sa Pilipinas. We are working from 30,000 last time, so we are now reaching 60 to 70. We hope we can reach 70 or higher. Pero ayon kay Dr. Tony Liachon, dating Special Advisor ng National Task Force Against COVID-19, dapat 200,000 kada araw ang mabakunahan kung target maabot ang herd immunity ngayong Disyembre. Hindi yan nalalayo sa target ng vaccine czar. Sa NCR, 120,000 a day. But in our national target, 500,000 jobs a day. We can have the herd immunity sa NCR and the plus 6 provinces around NCR by November.
Sa kasalukuyan daw ay may 1,000 vaccination sites na nagre-report. Kaya kung may tig-100 mababakunahan kada araw, ay aabot sa 100,000 ang mababakunahan kada araw sa bansa. Si Health Secretary Francisco Duque III naman, sinabing magbubukas pa ng maraming accredited vaccination centers para mapabilis daw ang pagbabakuna. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. At na-deliver na po ngayong gabi ang karagdagang 15,000 doses ng COVID-19 vaccine ng Sputnik V ng Gamaleya mula Russia. Saan mga lugar naman kaya yan mapupunta? Saksila, si Corinne Katibayan. Corinne? Pia, napaaga ng halos isa't kalahating oras ang paglanding ng eroplanong may dala ng 15,000 doses ng Sputnik V vaccine dito sa NAIA Terminal 3 ngayong gabi. 9:33 p.m. dumating sa NAIA Terminal 3 ang eroplano ng Qatar Airways Flight QR928. Ito'y may kargang 15,000 doses ng Sputnik V vaccine ng Russian Gamaleya Institute. Agad dinisinfect ang mga bakuna pagka-discharge mula sa eroplano. Ilalagay ang mga bakuna sa refrigerated trucks at dadalhin sa cold storage facility ng PharmaServe Express sa Marikina City. Ayon kay Health Undersecretary Mirna Kabutahe, na siya ring chairperson ng National Vaccination Operations Center, ang 15,000 doses ng Sputnik V vaccine na dumating ngayong gabi ay second dose ng mga nabigyan o mabibigyan ng naunang i-deliver noong May 1. Component 1 yung unang dumating habang Component 2 naman yung shipment ngayong gabi. Ang Sputnik V na gawa ng Gamaleya Institute ng Russia ay ipapamahagi sa Makati, Maynila, Muntinlupa, Paranaque at Taguig. Pantay-pantay na tig 3,000 doses ang bawat syudad. Kailangang nakaimbak ang Sputnik V vaccine sa minus 18 degrees Celsius storage para mapanatili ang efficacy nito. Ang Gamaleya, magkaiba po yung component 1 at saka component 2. So hindi po natin pwedeng gamitin yung component 1 pang first dose lang, yung component 2 pang second dose lang. Hindi kagaya sa ibang vaccine. Pia, umalis na ang mga refrigerated trucks, lulan ang Sputnik V vaccines. Kasalukuyang papuntang Marikina City kung saan ang PharmaServe Express na cold storage facility doon. At live mula rito sa NAIA, ako si Corinne Katibayan, ang inyong saksi. Inaalam na ang sanin ng sunog sa stockroom ng Pasig City General Hospital. Wala namang nadamay na COVID-19 vaccines na nakaimbak sa ospital. Saksi, si Dano Tingkungo. Malakas na apoy ang tumambad sa mga rumespondeng bumbero sa ika-apat na palapag ng isang gusali ng Pasig City General Hospital. Makalipas ang kalahating oras, inakyat sa ikatlong alarma ang sunog na nagsimula alas 10:30. Ang nasusunog, ang stock room o imbakan ng supplies ng ospital. Ayon sa BFP, nahirapan silang agad maapula ang apoy dahil bukod sa puro papel, meron ding mga alcohol sa loob. Mga papel, medical supplies, mga Xerox machine, mga laboratory equipment. Ang ano pa nga eh, parang may mga alcohol eh. Dahil yun ang sabi ng bodigero kanina. Sa portion na yun, nakikita namin kanina, doon kami nahirapan kasi sabi may alcohol. Flammable po yun yung alcohol. So, ginamitan na rin natin ng chemical para mapalamig. Mapabilis yung paglamig ng pagsipsip ng papel at saka yung mga other combustible materials doon. Agad daw inilika sa mga pasyente na nasa ibabang palapag. Inabot ng halos 4 oras bago tuluyang naapula ang apoy. Base sa impormasyon ng BFP mula sa pamunuan ng Pasig City General Hospital, wala raw na damay na anumang bakuna dahil nakasilid ang mga ito sa hiwalay na bahagi ng ospital. Wala ring nasaktang pasyente o kawani. Dito sa other building, nilabas daw lahat yung mga pasyente and then nagkaroon tayo ng cover exposure para hindi ma-damage itong other building. Ano yung cover exposure? Yung palalamigin natin itong isang building, kayo makita nyo binubugan kahit na hindi nasusunog, binubugan natin yan to protect the building of heat. Kasi pwedeng mag-transfer yung heat, pwedeng magkasunog din dito sa kabila. Idineklarang fire out ang sunog alas 3 ng hapon. Iniimbisigahan pa ang posibleng naging sanhi ng sunog at kung magkano ang kabuuang danyo sa insidente. Ako si Dan at ingkukong inyong saksi. Malaki ang papel at kaagapay sa gera contra COVID-19 ang mga nurse.
At ngayong International Nurses Day, alamin po natin ang kanilang mga panawagan sa pagsaksi ni Salima Refran. Bago pa ang pandemya, kulang na kulang na ang mga nurse sa mga ospital ayon sa Filipino Nurses United. Noong wala pang COVID, isang nurse ang nagseserbisyo sa isang ward na may 50 to 60 na mga pasyente. Dapat sana isang nurse sa bawat 12 pasyente. Ngayong may COVID, hindi po yan sapat, no? Kasi mas marami pong pangangailangan ang pasyente at wala po siyang kasamang bantay o kamag-anak sa loob ng ward. Kaya dapat po ang aming nire-request ay merong isang nurse sa bawat 3 o 5 pasyente na may COVID at kung ito ay critical at severe, 1 nurse to 1 patient. Gaya halimbawa sa Dagupan City na may 60 active COVID cases pero 48 lang ang mga nurse. Kulang na kulang, lalo't mga nurse din ang inaasahan sa mga isolation facility at maging sa bakunahan. Siyempre bilang tao po, di ba nararanasan po natin yung term na burnout po. So talaga napapagod din po. Pero I think what's best po is as a professional nurse po, nandoon po yung duty and obligation natin. Para sa Filipino Nurses United, importante ring matugunan ang kaligtasan at kapakanan ng mga nurse. Sa datos ng Department of Health itong May 2, sa higit 17,000 healthcare worker na nagka-COVID, pinakamarami ang mga nurse na higit 6,000. 25 na sa kanila ang nasawi. Sa kabila nito, ilang nurse ang napipilitang bumili ng sariling PPE dahil kulang ang supply. Ang iba, kanya-kanyang hanap ng COVID testing at quarantine facility. Kasi kung sa kanilang mismong private hospital, kailangan pa nilang magbayad kung hindi nila mabayaran salary deduction. Kasama sa adequate protection, yun po ang sinasabi natin na quarantine facilities para sa mga infected health workers. Sila naman po ay nagtrabaho doon. Dapat doon sa mismong health facility ay merong nakaabang na health facility to support our infected health workers. Bukod dyan, dapat din daw pagtuunan ng pansin ng issue ng contractualization at hindi pagbibigay ng nararapat na benepisyo sa mga nurse ayon sa Filipino Nurses United. Kinukuha pa namin ang tugon dito ng DOH. Pero sa gitna ng dagok sa mga nurse, marami pa rin ang patuloy sa pagsiservisyo. Sa ward ng Philippine Children's Medical Center sa Quezon City, isa si Nurse Vincent Arlegi sa mga nag-aalaga sa mga batang may sakit. Sobrang mahirap, sobrang nakakapagod. Pero kung hindi namin gagawin to, paano na yung mga bata? Paano na yung mga may sakit? Ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Ang magkakasalungat na pahayag ng mga opisyal ng gobyerno pwede raw magamit laban sa claim ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sabi yan ng isang eksperto sa gitna ng patuloy na panatili ng Chinese militia vessels sa ating EEZ. Saksi si Chino Gaston. Sa surveillance operations na ginawa ng National Task Force on the West Philippine Sea, nito lang isang araw, nakitang halos 300 barko pa rin ng Chinese fishing militia ang nananatili sa loob ng exclusive economic zone at inaangking teritoryo ng Pilipinas, sa kabila ng paulit-ulit na diplomatic protest sa China. Number 3, last and next port of call, over. Namataan at itinaboy ulit ng Philippine Coast Guard mula May 7 at May 8 ang ilang Chinese fishing vessel sa Sabina Shoal. Patuloy ang pagpapatrolya ng Pilipinas sa West Philippine Sea kung saan hindi lamang China ang kaagaw kundi Vietnam, Malaysia at iba pang bansa. Yan ang itsura niyan doon. Pagpunta mo doon, hindi wag nating isipin na tayo lang ang nandyan. Yung one star na yan ay Vietnamese positions yan. 14 na nasa loob ng EEZ natin. Tapos may 7 pa sila. Diyan sa loob pa rin ng kalayaan naman, na boundary. Ang China naman, makikita mo dyan yung 7 isla nila ngayon na artificial islands talaga. Mayroon pa nga dyan ang Malaysia, 5. So, it's not a walk in the park. Sa mga larawang ibinigay sa GMA News ng isang source, makikita ang mga itinayong military facility ng ibang bansa sa mga feature sa West Philippine Sea na napapaloob sa EEZ ng Pilipinas. Ang Malaysia may military facility sa Swallow Reef, ang Vietnam sa Sinco East Reef. Base sa dokumentong nakuha ng GMA News,
21 features sa loob ng ating EEZ ang okupado ng ibang claimants. 11 sa Vietnam, 5 sa Malaysia, 4 sa China at 1 sa Taiwan. Ang suhestyon ni dating DFA Secretary at ngayon Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano mag-usap-usap ang mga gustong tumulong na masolusyonan ang problema sa West Philippine Sea. At pag-usapan ang magiging strategy natin. Pero huwag tayo sa publiko nag-aaway-away, nababasa nung mga katunggali natin, nakakagawa sila ng mas magandang strategy sa atin. Kahapon, nagbitiw ng salita si Presidential Spokesperson Harry Roque na ang Julian Felipe Reef ay hindi daw bahagi ng EEZ ng Pilipinas. And we're making a big thing out of the fact that that area naman in the first place was never under our possession. So pinalalaki po. Pinalalaki ang issue. Kasi alam mo, hindi po yan kabahagi ng ating EEZ, ha, yung Julian Felipe. Labas po yan. Ganyan pong kalayo yan. Ang pahayag, taliwas sa sinasabi ng Department of Foreign Affairs ng Julian Felipe Reef na matatagpuan 175 nautical miles sa kanluran ng Palawan ay nakapaloob sa ating EEZ. Sa serye ng mga mensahe sa social media, babala ni Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Loxin, ang DFA lang ang nag-iisang otoridad dito. Sabi pa niya, tigilan na ang paksang ito at ipaubaya na lang sa kanya bilang kalihim ng DFA. Sa usapan kung alin ang sa Pilipinas, ang kanyang boses lamang daw ang dapat marinig. Siya ang nagsasalita sa ngalan ng Pangulo at kahit ang militar, wala daw say dito. Nilinaw naman ni Roque ang kanyang pahayag. Sabi niya, may claim ang Pilipinas sa Julian Felipe Reef sa ilalim ng isang presidential decree na inisyu ni dating Pangulong Marcos at hindi natin inaabandona ang claim na ito. Nasa loob nga daw ng ating EEZ ang Julian Felipe Reef, pero bahagi rin ito ng Territorial Sea ng dalawang feature na okupado ng China at Vietnam. At sa ilalim ng UNCLOS, mas mataas ang Territorial Sea kesa sa EEZ. Ang dapat daw ayusin sa UNCLOS ang magkapatong na claim na ito. Nasa interest daw ng bansa na isulong ang claim na ito sa International Court of Justice. Nang kunin ang ganyang reaksyon sa mga sinabi ni Loxin, sinabi ni Roque, nagkausap na raw sila ni Loxin at ayos naman daw sila. Ang maritime law expert na si Professor Jay Batong Bakal naniniwala na ang mga hindi magkakatugmang pahayag ng mga opisyal ng gobyerno ay posibleng magamit laban sa claim ng bansa. Ang tawag po dyan, declarations against interest, no? One. O kaya baka sabihin nila, it is proof na in the first place, hindi naman talaga sigurado Pilipinas kung anong sa kanya. So, yun po yung magiging cumulative effect po niyan. Ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Maglalabas daw bukas ang Anti-Terrorism Council ng listahan ng mga individual o grupong tinukoy nitong terorista. Binagit po yan ni National Security Advisor Hermogenes Esperon ng Hunap sa oral arguments kagunay ng Anti-Terrorism Act. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Panginidnap sa mga turista sa Dos Palmas Resort sa Palawan noong 2001 at pambobomba sa Davao City noong 2016. Ilan lang sa mga insidente ng terorismo sa bansa na binanggit ni National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. sa kauna-unahan niyang pagharap sa oral arguments kaugnay ng Anti-Terrorism Act. Ang Abu Sayyaf Group na nasa likod ng mga ito na proscribed na raw na teroristang grupo. Tinukoy na rin daw ng Anti-Terrorism Council na terrorist group ang CPP-NPA at iba pang grupo. Meron din umanong mga individual. There is a resolution of the Anti-Terrorism Council, but until we have published this in local papers, we will not name them publicly, Your Honor. Tomorrow, they will come out in the papers. Ang kapangyarihang ito ng ATC na bansagang terorista ang sinuman nang wala man lang pagdinig, ang isa sa mga kinukwestiyon ng mga tutol sa batas. Posible raw maging ugat lang ito ng red tagging. Pero giit ni Esperon, if there is such a thing as red tagging, the master red tagger is Jose Maria Sison. On our part, we are simply informing the public. This is, of course, what we would call now as truth tagging. Ipinakita niya kanina ang video kung saan may mga binanggit daw si CPP founder Jose Maria Sison na mga grupong kaalyado raw nila. Kasama riyan ang ilang petitioner kontra sa Anti-Terrorism Act pero hindi sila nabigyan ng pagkakataong sumagot kanina. Sa oral arguments kahapon, napag-usapan ang tungkol sa komunismo. Tanong ni Associate Justice Marvick Leonen,
Is it wrong to be communist? And your answer should be no. Every person is entitled to their political view. And to be communist does not mean CPP-NPA. To be communist means you believe in the writings of Karl Marx and the Communist Manifesto and the Communist International. Or did you not know that? We should never punish an ideology or honor. Pinanarin ang malabang definisyon ng terorismo sa batas. The language of the law in itself for me is vague. It is ambiguous. It is susceptible to two interpretations. Sabi ng Office of the Solicitor General, nakadepende ang definisyon ng terorismo sa interpretasyon ng law enforcers sa intensyon ng hinihinalang terorista. Kabilang sa natalakay, paano mababasa ng tama ng isang law enforcer ang isip ng isang suspect? How does the government assure the people and make sure that the understanding is one and the same so that we will avoid the misimplementation of the ATL? Does the government hold seminars, lectures, or whatever initiatives to ensure that a misimplementation or misunderstanding of the ATL will never occur at the expense of human life? I have no personal knowledge on whether has already conducted, but I'm sure that the ATC will consider the conduct of training, will hold seminars for law enforcers and military personnel yon. Sa batas, isa raw terorista ang papatay, lubhang makakasakit o grabing mamiminsala ng mga pasilidad o ari-arian na may layuning galitin o i-provoke ang gobyerno o kaya ay impluensyahan nito. Sumentro si Associate Justice Rodil Zalameda sa katagang provoke the government na masyado raw malabo ang kahulugan. What I hear about is that the phrase provoke the government is so vague. So as to include any kind of provocation. It did not say that to provoke the government to do or to abstain from doing an act. Just it stated that to provoke the government. Ipagpapatuloy ang oral arguments sa Lunes. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Lindol na yumalig sa ilang bahagi ng Luzon at mga pagbaha sa Visayas at Mindanao. Darito na mabilis sa sulyap sa iba pang mga balita. Magnitude 5.8 na lindol yumanig sa Occidental Mindoro. Nadama ang lindol sa iba pang bahagi ng Luzon pati sa Metro Manila. Naglabasat sa kanilang opisina ang mga empleyado sa Maynila sa mga gilid ng kalsada na ipon ng iba. Ayon sa PBOX, wala silang inaasahang pinsala pero asahan ang ilang aftershocks. Mahigit 60 volcanic earthquakes na itala sa Mount Bulusan sa Erosin, Sorsogon. Dahil dito ipinagbabawal na ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone. Mahigit 300 volcanic earthquakes naman ang naitala sa Taal Volcano sa Batangas. Nagbuga rin ng mahigit 3,000 tonelada ng sulfur dioxide ang vulkan. Baha na may ruwisyo sa Bacolod City. Pahirapan ang pagtawid ng maliliit na sasakyan dahil sa taas ng baha sa kalsada. Dahil yan sa ulang dulot ng easterlies at localized thunderstorms. Binaharin ang ilang lugar sa Davao City. Bukod sa halos zero visibility, hirap din ang mga sasakyan na makatawid sa kalsada dahil sa pagbaha. Resulta yan ng malakas na ulan bunsod ng intertropical convergence zone. At yan, Iga, ang mga balita ng ating sinaksihan. Abangan nyo pa rin ating bonus shot. Ako naman, Arnold Clavio. Ito ang inyong Liga ng Katotohanan. 25 taon ang naghahatid ng balita. Susunod na ang tunay na buhay. Ako po si P.R. Canghel. Hanggang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi!